Sa oras na ito, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig ng banal na salita ng ating dagilang Diyos. At ipuredi natin mga Biblia, ating mga puso, ang kanyang pumabinibigay yung bumbang kakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother boy, kaluya. Amen. Amen. Purihin pong ating pinakamamalapang noon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Pao. Mga minamahal, nagpapaabutin po ko ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, mga anak ng Diyos, sa lahat po ng mga minamahal po natin mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin dyan, maging sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin sa ibang bansa, maligayang panonood po sa inyo. At nagpapaabot din po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, our beloved pastor. At ganyan din, nagpapaabot po kong pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family. Kumusta na po kayo? At patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamata sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalati ay para sa ating dakilang Diyos, ating pinaglilingkuran, amen, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi maminamal, manalangin muna tayo bago tayo dumako sa mga tatalakayin natin mga salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Nakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang nung minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Patawarin mo po kami, malapanginoon. Gamitin mo kami sa gabing ito na maging daluya ng Espiritu na pagpapala, malapanginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, sa lahat ng mga nakikinig, buksan mong kalang mga puso ang kanilang mga pangunawa, lalo na po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, malapanginoon. Mag-isa mga may mga pangailangan, may mga taglay na karamdaman, malapanginoon, wala po kaming ibang maasahan kundi ikaw, sapagkat ikaw ang tanging may kapangyarihan, malapanginoon, na magpagaling na kalang taglay na karamdaman. Ipuin mo sila, malapang magimala po kayo sa kanila, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya lima minamal, buksan muna natin ating pambungad na talata sa Psalms 46 verse 10, awit 46 talatang 10. Dito po sa awit, kabanatay 46, talatay 10, ganito po ang pinasabi. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating Know Your God. Kilalanin natin ang ating Diyos. Alam nyo mga minamahal, ang tanging pinaka-solusyon o pinaka-pag-asa natin mga minamahal sa panahon nito ng pandemya ay makilala natin ang ating dakilang Diyos. Malaman natin ang kanyang pangalan at mga minamahal, paglingkuran po natin siya. Kasi walang kabuluhan ng ating paglilingkod sa Diyos, walang kabuluhan ng ating pagtawag sa Diyos kung hindi po natin alam kung ano ang pangalan ng Diyos at kung sino po ang Diyos. Kasi sinabi rito, mga minamahal, na pakinggan po natin, kayo'y magsitigil at kilalanin niyo ako, sabi, na kilalanin niyo ako na ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa at ako'y magbubunyi sa lupa. Kapag tinawagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sinabi ng Biblia, kahit ano pang mangyari sa sanlibutan. Sabi nga ng, kung mababasa natin dito yung Psalms 46 verse 1 up to 3, sabi rito, maminamahal, ang tiwala natin ay sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang ating magiging ampunan at kalakasan. Siya ang ating magiging saklolo sa kabagabagan. Hindi tayo matatakot bagamat ang lupa ay mabago, bagamat ang mga bundok ay mga lipat sa kalagitnaan ng mga dagat. Sabi ng talatang 3, bagamat ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Yan po mga minamahal, ibig sabihin, sinabi ng mahal na Panginoon na bago tayo matulungan ng Diyos, kailangan kilalanin natin siya. Kailangan malaman natin sino ang Diyos, ano ang pangalan ng Diyos. Napakalaga po nito, mga minamahal, sabi po ng Psalms 9 verse 10, hindi tayo makapaglalagak ng tiwala sa Diyos kung hindi natin alam ang kanyang pangalan. At ang sabi po ng Psalms 91 verse 14, kung alam natin ang pangalan ng Diyos, mga minamahal, kilala natin siya, sabi ng Biblia,
mga minamahal, tayo po ay ililigtas niya at ilalagay tayo sa mataas na kalagayan sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Sabi ng Psalms 91 verse 14. At ang sabi po ng Psalms 145 verse 18 and 19, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng mga nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila, mga natatakot sa Kanya, at Kanyang didinggin sila at ililigtas sila. Yan ang mga pangako na malapang noon kapag alam natin ang pangalan ng Diyos, kilala natin ang Diyos. Kailangan napakalagay git sa lahat, mga minamahal, makilala natin ang mahal na Panginoon. Malaman natin sino ang Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos para alam mo, mga minamahal, kung ano ang pangalan ng Diyos na tatawagin mo sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng epidemya, sa panahon ng mga kalamidad. Sabi rito, basahin po natin, mga minamahal, sa Psalms 9 verse 10, hindi tayo makapaglalagak ng tiwala sa Diyos kung hindi natin alam ang Kanyang pangalan. Basahin natin Psalms 9 verse 10, Psalms 91 verse 14, at mamaya Psalms 145 verse 18 and 19. Dito po sa Psalms chapter 9 verse 10, at silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen. Dito sa Awit 91, talatay 14, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Dito sa Psalms 145, verse 18 at 19. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. 19. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya, kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Amen. Amen. Tignan nyo, mga minamahal, lahat ng mga talatang nabasa po natin, hinihingi, mga minamahal, na kinakailangan alam natin ang pangalan niya. Ha? Ang sabi rito, mga minamahal, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya at ilalagay ko siya sa mataas, sapagkat kanyang nalaman ang pangalan ko. At ang sabi, mga minamahal, nabasa natin, silang nakakaalam ng aking pangalan, maglalagak ng kanilang tiwala. Ha? Sapagkat ikaw, Panginoon, na hindi mo pinababayaan sila na nagsisiyanap sa iyo. Lahat, mga minamahal, hiningi yung pangalan. Kailangan alam mo ang pangalan ng Diyos. Kinakailangan kilala mo ang Diyos. Ha? Hindi pwede, mga minamahal, yung tatawag ka sa Diyos, yung parang to whom it may concern. Gaya ng itinuro ng ating kinagisnang reliyon, mga minamahal, na ang tawag natin sa Diyos ay pag tayo nag-sign of the cross sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang mga pangalan doon. Wala kang maririnig na pangalan doon. Ang Ama hindi pangalan yan. Ang Anak hindi pangalan yan. At ang Espiritu Santo, lalong hindi pangalan yan. Sabi rito, kinakailang alam natin ang pangalan ng Diyos. Alam ni Satanas, mga minamahal, na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating mahal na Panginoon Diyos. At makakatulong ang Diyos sa atin kung alam natin ang Kanyang pangalan. Kaya ang ginagawa ni Satanas, mga minamahal, ay talagang ibinuhos niya lahat ng Kanyang kapangyarihan para ang tao po'y malito. Mga minamahal, ngayon talagang kumikilos po si Satanas, talagang siya po'y well-organized. Marami siyang mga departamento, marami siyang mga sangay para, mga minamahal, ang mga tao po'y tuluyang mapahamak. Maging sa religion, marami siyang mga ahente para, mga minamahal, lituhin ang mga tao. Ah, malilito ka ngayon, hindi mo alam ang pangalan ng Diyos kasi yung Diyos na talagang dapat nating kilalaning Diyos, itinuturo nila na tao ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga nakarinig sa kanila, hanapin nila ang pangalan ng Diyos, pero pag nakikita nila na naroon ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo doon sa sinasabing pangalan ng Diyos, nilalaktawan nila kasi nga naka-mindset na sa isip nila na ang mahal na Panginoong Jesucristo ay tao. Kaya naghanap pa sila ng pangalan ng Diyos. Kaya nga, nung hindi nila makita sa Biblia yung pangalan ng Diyos, dahil ayaw nilang tanggapin yung pangalan ng Jesucristo na siyang pangalan ng Diyos, ay ang tawag nila na lang nila sa Diyos, Ama na lang. Ha?
Ama na lang, wala nang pangalan. Hindi natin makita yung pangalan. Paano nyo makikita ang pangalan ng Diyos? Ayaw nyo kilalanin. Ayaw nyo tanggapin na ang pangalan ng Diyos ay Yesu Kristo. Mamaya, ipakikita namin sa inyo. Kaya nga, ito pong mga ahente ni Satanas, maminamal, ginagamit ng Diablo yan para hindi natin malaman ang pangalan ng Diyos at hindi makatulong ang Diyos sa atin. Para tayo po'y mapahamak, para tayo hindi maligtas, sabi rito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Binubulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, ha? Upang, sabi ng Biblia, upang hindi sumilay sa kanila. Hindi sumilay sa kanila ang ebanghelyo ng mahal na Panginoong Jesucristo na siyang larawan ng Diyos. Binubulag sila. Kaya hindi nila malaman ang pangalan ng mahal na Panginoong Diyos. Sabi dito, 2 Corinthians 4, 3 and 4. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanata 4, 3 at 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalakbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. 4, na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, na ito ang mga pag-isip na ng mga hindi nagsasampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Binulag, sabi, sino ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan ito? Si Satanas. Nasa 1 John 5:19, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Kaya nga, kung nakahilig sa masama, ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas. Sabi ko, ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa, may talukbong sa mga napapahamak. Ha? Kaya nga, para ang tao ay mapahamak, para hindi sila matulungan ng Diyos sapagkat hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. Hindi nila alam kung sino ang Diyos. Sabi nga, paano silang magsisitawag sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung wala naman tagapangaral? May marinig silang mga ngaral, hindi naman si Kristo ang itinuturong Diyos. Ha? Yun po ang dahilan, maminamal, kung kaya napakalaga malaman natin ang pangalan ng Diyos at makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Sabi ng verse 4, 2 Corinthians 4, verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo, ha? Na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo po ang larawan ng Diyos. Ang malapang ng Kristo po, mga minamal, ay ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, pag nalaman mo ang pangalan ng Diyos, mga minamal, sabi ng Biblia, tumawag ka sa akin. Ha? Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. At magpapakita ako ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. At ang sabi, at ako'y magdadala sa inyo. Magdadala sa inyo ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin kayo at ako'y magayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Mga minamahal, pag nalaman natin ang pangalan ng Diyos, alam natin kung sino ang Diyos. Sabi ng Biblia, tumawag ka sa Kanya at Siya'y sasagot sa iyo. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sa Biblia, mga minamahal, lahat ng tumawag sa pangalan ng malapang ng Jesus, hindi sila nabigo. Ha? Hindi sila, mga minamahal, nakilimutan tulungan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Lahat ng tumawag sa pangalan ng malapang, sabi nga ng Biblia, ang lahat ng tumawag sa pangalan ng malapanginoon ay maliligtas, sabi ng Roma 10, talatang 13. Pero bakit hindi natin, mga minamahal, na enjoy ang kaligtasan? Ha? Hindi natin, hindi nangyayari sa atin, mga minamahal, ang pagtulong ng Diyos, kasi nga, hindi po natin kilala kung sino ang Diyos. Hindi natin alam kung anong pangalan ng Diyos dahil, mga minamahal, napakaraming ahente si Satanas na binulag ang ating pag-iisip, mga minamahal, upang tayo po'y mapahamak, upang tayo po'y hindi magsampalataya. Pero dito po, mga minamahal, mababasa po natin, mga minamahal, ano po ang pangalan ng Diyos? Iisa-isahin po namin sa inyo para maniwala po kayo na ang pangalan ng malapang ng Diyos ay Yesu Kristo. Ha? At ito po, mga minamahal, ay mga patutuon ng mga apostol, ha? Ng mga alagad ng ating malapanong Jesucristo.
yung 12 disciples, sila Apostle Peter, maminamahal St. Matthew, sila St. John, ano ang pangalang itinuturo nila na pangalan ng Diyos? Basahin muna natin, maminamahal, dito po sa Titus. Dito sa Tito 2:13, maminamahal, dito naman ay si Apostle Pablo ang nagpayag. Ano ang pangalan ng Diyos? Tingnan natin. At mamaya dito sa 1 Timothy 6:14 and 16. Yan po, maminamahal, ang itinuro ni Apostol Pablo. Ano ang pangalan ng Diyos? Basahin po natin. Dito po sa Tito 2:13. Sabi dito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Dito sa 1 Timoteo, Kabanata 4, talatay 14 hanggang 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan ay pinahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 16, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di makita ng sino mang tao o makita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Ang binabanggit na pangalan ng Diyos, maminamahal na tagapagligtas, ay Jesucristo. Ha? Sabi ng Titus 2:13, sabi diyan, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Si Apostol Pablo nagsabi niyan, ano ang pangalan ng dakilang Diyos na tagapagligtas? Jesus Christ. Pero ano ang tinuro, maminamahal, itong maraming reliyon ngayon, maminamahal? Si Kristo tao. Kaya hindi makatulong sa kanila ang Diyos ngayon. Ha? Hindi sila matulungan sa karamdaman, hindi sila matulungan sa kalamidad. Eh kung hindi ka matulungan ng Diyos mo, maminamahal, sa sakit, o sa mga kalamidad, o sa mga kapamakan dito sa lupa, paano matulungan ka pa niya sa impyerno? Kung hindi ka matulungan ng Diyos mo, dahil ang Diyos mo ay hindi si Kristo, hindi ka matulungan sa karamdaman, hindi ka matulungan sa kapamakan, lalong hindi ka matulungan sa impyernong naghihintay. Ha? Sabi ng 1 Timothy 6:14, sabi, maminamahal, ang ating malapanong si Kristo, siya po, mga minamahal, ang Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Ha? Ano dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 17, ang tinutukoy na Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, ay ang ating mahalapang nung Diyos. Pero sabi rito, ay ang ating mahalapang nung Jesucristo. Ha? Na, sabi, mga minamahal, na siya lamang ang walang kamatayan, hindi nananahan sa liwanag, hindi nalapitan, hindi nakita ng sino man tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan, pag-aaring walang hanggan, siya nawa. Ito, mga minamahal, yung nung bumalik na siya sa kanyang kalulatian, nung bumalik na siya sa pagka-Diyos. Nung panahon na siya ay nagkatawang tao, nakasama ng mga alagad noon, nalapitan siya, nakita siya, namatay siya, naranasan niyang namatay, yun po ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ang mahalapang ng Jesucristo. Bakit mahalagang mamatay ang Diyos na nagkatawang tao? Sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang katubusan, sabi, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay wala tayong kaligtasan, wala tayong kapatawaran sa kasalanan. Kaya nga, nagkatawang tao ang Diyos para mamatay sa krus upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Sabi ng 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Wala nang pagtatalo, sabi, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. 1 Timothy 3:16. Pinakilala ni Apostol Pablo na ang ating mahalapang ng Jesucristo, siya po ang Diyos. Siya ang dakilang Diyos. Siya po ang tagapagligtas. At dito po, maminamahal, sa 2 Peter chapter 1 verse 1, paano ipinakilala ni St. Peter ang ating mahalapang ng Jesucristo? Basahin po natin 2 Peter 1 verse 1. Dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 1, si Simon Pedro na naalipin at apostol ni Jesucristo na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos sa tagapagligtas
na si Jesucristo. Amen. Amen. Ipinakilala din ni Apostol Pedro, mga minamahal. Kaya nga kung si Apostol Pablo lang ang nagpakilala na ang ating malapan ng Jesucristo ay siya ang Diyos na tagapagligtas, pwede mong sabihin na baka nagkamali si Saint Paul. Pwede pa nating masabi, mga minamahal, na baka nagkamali lang. Pero sabi ng Biblia, pati si Saint Peter, sinabi niya rin na ang pangalan ng Diyos na tagapagligtas ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi niya, maminamal na siya po ang ating mahal na Panginoong Diyos, ang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, sabi niya. 2 Peter 1 verse 1. Mga minamahal, lahat ng mga apostol, pinakikilala ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya po ang tunay na Diyos. Dito sa 1 John 5:20, pinakilala siya ni John, isa sa mga apostol, si Saint John the Beloved. Pinakilala siya bilang, sabi, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At ipinakilala rin siya na siya ay anak ng Diyos. Yung pagiging tao niya, nung siya ay nagkatawang tao, pinakilala niya ng ating malapanong si Kristo ay anak ng Diyos. At yung anak ng Diyos na yon, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Basahin natin. Dito sa unang Juan, kabanatay 5, talatay 20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Tignan niyo, mga minamahal. Sabi ang mahal na Panginoong Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ipinakilala ni Saint John. At sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, maminamahal, ang tinutukoy ni Saint John diyan sa Revelation 1, 7 and 8 ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, maminamahal, tinuro niya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, siya po'y muli magbabalik. Sabi siya, narito, siya ay nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata ng mga nagsiulos sa kanya. Sino ba ang nagsiulos sa kanya? Sino ba yung inulos? Sino ba yung pinako sa krus? Walang iba diyan kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, mga minamahal, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, sabi, siya ay kikilalanin bilang Alpha at Omega. Ang Panginoon Diyos, ngayon at ng nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Pinakilala siya ni Apostol Juan na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Alpha at ang Omega. Basahin natin Revelation 1, 7 and verse 8. Dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Sa 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Yan po, maminamahal, ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hindi nila makilala, hindi nila malaman kung sino ang Diyos. Kasi ayaw nilang kilalanin, ayaw nilang tanggapin na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya po ang Diyos. Pero napakalaga para sa ating kaligtasan, para sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kailangan alam natin ang pangalan ng Diyos. Alam natin kung sino ang Diyos. At kilala natin kung sino yung pinaglalagakan natin ng pananampalataya. Hindi po pwede maminamal yung to whom it may concern sa pamagitan ng pagtawag lang ng katagang Diyos. Sa pagtawag lang, bago tayo magdasal, simulan natin ng tinatawag maminamal na benediction, yung sign of the cross, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi yan. Para ka lang tumatawag sa to whom it may concern. Kasi walang pangalan dun . Walang pangalan dun na sa binanggit na pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi pangalan ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Banal na Kaslatan, si Saint John, sinabi niya, maminamahal, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya ang tunay ng Diyos at buhay na walang hanggan. At ang makakaunawa lamang nito, ang makakakilala lamang nito, makakaalam lang nito na ang pangalan ng Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, yung binigyan ng Diyos ng pangunawa. Yung binigyan lang ng Diyos ng pangunawa. Nabasa natin sa 1 John
5:20 na tayo binigyan ng pangunawa. Sabi rito, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po, maminamahal. At ang sabi ni St. Jude, ano naman ang sabi ni St. Jude? Ito naman si St. Jude, ito yung kapatid ng Malapanong Salaman. Ha? Bago, pagkatapos na ipinanganak ni St. Mary ang ating Malapanong Jesucristo sa pamagitan ng Espiritu Santo, yung nung nagsiping na si St. Joseph at si St. Mary, ito na po yung mga anak niya. Sila Joseph, sila Jude, sila yung mga meron pa siyang mga kapatid na mga babae, mga lalaki. Yan po yung nasa, mababasa niyo yan, maminamal, sa Mateo 13, talatang 54 hanggang 56. Nandiyan dyan yung pangalan ng mga kapatid na Malapanginoon at kasama po sa St. Jude, St. Judas. Basahin po natin ito, maminamahal. Ano sabi ni St. Jude patungkol sa Malapanginoon Jesucristo? Jude 1:25. Dito po sa Judas, kabanatay 1, talatay 25. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalulatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Mga minamahal, ipinakilala niya ang iisang Diyos. Kasi isa naman talaga ang Diyos eh. Ha? Sabi, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Yan po, ang binabanggit lahat ng mga apostol. Sino paniniwalaan nyo, mga minamahal, ito pong mga bulaang mga ngaral, mga bulaang ministro na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip nila kasi nga mas inuunan nila, mga minamahal, na paniwalaan yung kanilang paniniwala kaysa paniwalain ang Biblia. Paniwalaan ang Biblia, mas inuunan nila yung kanilang paniniwala kaysa maniwala sila sa banal na kasulatan. Ha? Gusto lang pasunurin ang Biblia sa paniniwala nila. Kaya nga pag yung salita ng Diyos ay hindi tumutugma sa pananampalataya nila, sa paniniwala nila na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, yung nag-iisang Diyos, magbibigay sila ng mga pilosopiya, mga paliwanag at palalabasin nilang si Kristo'y tao. Katulad ng mga bersikulo na si Kristo'y natulog, ha? Si Kristo'y pinako sa krus, namatay. Sasabihin nila, meron ba ng mga Diyos na namamatay? Hindi nila alam, nagkatawan tao ang Diyos at kinakailangan siyang mamatay. Kaya siya nagkatawan tao, yun ang layunin niya. Yun ang dakilang layunin niya, bakit siya bumaba sa lupa? Para mamatay. Kasi para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan niya ay kapakanan natin para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Dito naman sa John chapter 20 verse 28, ito naman ay si Thomas. Si Thomas, isa po ito sa mga apostol, isa sa mga 12 apostol. Anong sabi niya, maminamahal, nung nakaharap niya ang ating Malapanginoon? Kasi hindi siya naniwala na nabuhay na muli ang Malapanginoon. Sabi niya, malibang maidaitay ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang palad at mahipo ko ang mga sugat sa kanyang tagiliran, di ako maniniwala. Nung nagpakita muli ang Malapanginoon mula sa John chapter 10 verse 25 hanggang 28, sa verse 28, nung inipo niya, maminamahal, ang kamay ng Malapanginoon at ang kanyang tagiliran, nagpayag siya ng pananampalataya sa Malapanginoong Jesucristo na siya na ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Basahin natin. Dito sa John chapter 20 verse 28, sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi naman ng mga bulaang mga ngaral, ang sabi naman ng mga bulaang ministro na nagtuturo na si Kristo tao lang, sabi, nagulat lang si Tomas dyan. Nagulat lang si Tomas, kaya nabanggit niya yun. Tayo nga, pag nagugulat, napapadyos ko rin tayo. Tignan niyo yung mga kampo ng demonyo itong mga taong ito. Para mailigaw lang yung tao, gustong ibayin yung nakasulat sa Biblia.
Ha, talagang kung hindi talaga puspos ng demonyo yung mga taong ito, imbis na sila ang maniwala na sinasabi na ng Biblia, ay binibigyan pa nila mga minamal ng maling pakahulugan samantalang napakalinaw na. Sabi nga, huwag kang magdadagdag, huwag kang magkukulang. Kung huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kung yun lang ang nakasulat dyan, huwag ka nang magbigay, maminamahal, ng karagdagan sapagkat sabi dyan, pag nagdagdag ka na, ay ikaw ay sinungaling na. Bulaan ka na. Wala namang nakalagay doon na nagulat ha. Nakalagay doon, Panginoon ko at Diyos ko. Saan yung katagang nagulat lang? Ha? Hindi yan, mga minamahal, ang mga pagbibigay sa atin na kadahilanan para sabihin yung si Kristo ay tao lang. Yes. Dito, mga minamahal, si Mateo naman, si Mateo, paano niya pinakilala ang mahal na Panginoon si Kristo? Sabi rito sa Mateo, huling talata na Mateo 1:21, talo na ng 23. Wala na tayong oras. Mateo 1:21, talon ng 23. Dito po sa Mateo, kabanatay 1, talatay 21, talon sa 23. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 23, narito ang dalaga'y magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, ay sumasaatin ang Diyos. Amen. Ipinakilala naman ni Saint Matthew, mga minamahal, na si Kristo ay, sabi ng Biblia, ang ating malapanong si Kristo, mga minamahal, sabi, siya po ay Diyos na sumasaatin. God with us, sumasaatin ang Diyos. Sabi, narito itatawag mo sa kanyang pangalan ay Jesus, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ha? At tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, naroon na po yung kapahayagan, mga minamahal, ng kasulatan ng sabi ng Biblia, ang Diyos ay makakapiling natin. Yan po ay nasa Isaiah 7:14. The Lord himself, sabi ng banal na kasulatan, at siya'y magbibigay ng tanda. Ang sabi, narito ang dalagay magdadalang tao at ang tatawaging pangalan ay Jesus, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kalang kasalanan. Ha? Yan po, maminamahal, ang mga kapayagan. Napakarami pang talata, wala na lang tayong oras eh. Pero, maminamahal, kung kayo po ay sasampalataya, makita nyo kung gaano po kayo, mga minamahal, bibigyan ng malaking pananampalataya ng ating mahal na Panginoon Diyos. Sabi ng nabasa natin kanina sa Psalms 9:10, ang nakakaalam ng kanyang pangalan ay maglalagak ng tiwala sa kanya, sapagkat hindi niya pinababayaan, mga minamahal, ang mga taong naglalagak ng tiwala sa kanya. Kaya sa gabing ito, ilagak niyo po ang inyong paniniwala at pananampalataya. Huwag po kayong maniwala sa mga nagtuturo na si Kristo'y tao. Pag tinanggihan mo si Kristo, mga minamahal, tinanggihan mo ng kaligtasan mo, wala ka ng kaligtasan magpakailanman. Sabi ng Biblia, hinatulang ka na at ang puot ng Diyos ay sumasa iyo. Nasa John 3:18 and talon ng 36, John 3:36 and John 3:18. Kaya sa gabing ito, buksan niyo po yung mga puso habang napapakinggan natin.